Ito na yung ating pinalambot na paros. Ayan. Para mawala yung kanyang ano, lansa, lalagyan natin ng isang pirasong kalamansi. Haluin lang natin para mag ano yung temperate muna natin. Sa isang malinis na bowl, maglagay tayo dito ng harina. At lagyan natin ng kaunting crispy fry para hindi masyadong maalat yung ating coating. Tapos lagyan natin ng Ajinomoto. Pamintang durog. Haluin natin. At itong ating all-in-one seasoning o yung magic sarap. So, eto na yung ating dry ingredients. Ayan. Sa isang bowl naman, mag-separate tayo para dun sa ating coating sa bago natin siya iprito. Ilagay na natin yung ating isang perasong itlog. At next, lagyan natin ng kaunting tubig. Para sa ating coating ng ating crispy paros. Ayan. Sunod naman natin ilalagay dito, ito na yung ating paros. Ayan. Maglalagay tayo dito sa ating mixed ingredients. Haluin lang natin para yung lasa ng ating ingredients ay manuot dun sa ating paros. So, ayan. Mag-start na tayong mag-prito ng ating paros. Lagyan natin ng mantika yung ating kaserola. Kailangan ay lubog yung ating ipiprito sa mantika para sabay yung kanyang luto. Ayan, painitin natin bago natin ilagay yung ating paros. Ito yung tinira natin kanina na dry ingredients. Ayan, dito natin i-coat yung ating paros bago natin iprito. Para maging crispy yung ating
ating paros. Ayan. Mahina lang yung ating apoy para hindi mabigla yung luto ng ating coating. Ayan. Nakikita nyo naman, oh, malapit na siyang mag-brown. Yan, kain na kayo. Sige mo nga. Tikman natin tong ating crispy paros. Yan. Sarap pa rin ito. Sarap. Parang nuggets. Nuggets. Half. Dap, bebe? Sarap. Can I taste it? Yeah. Sarap, mahal. Sarap. Crispy, bebe? Crispy? Sarap. Ben, sarap. Sarap. Kok masarap? Sarap, be. Pati yung ginata ang puso. Nasa nuggets yung, ayun, tinirito.